Good afternoon, everyone. We are live again. So, to all our viewers. So, meron naman po tayong isang featured artist for this month. Isang manlilikha na talaga namang kilala sa larangan ng sining. Before I formally introduce our artist for today, I would like to grab this opportunity to say thank you to almost 2,000 views sa ating live last month. So, maraming salamat po and sa 500 likes, comment, and shares. So, thank you so much. Sa pag-share ninyo, talaga namang nagbibigay to sa amin ng inspirasyon para magpatuloy sa aming programa na i-promote ang ating mga Bicolano artists. So, sino nga ba ang artist natin sa araw na to? So, lapis, uling, pintura, kahoy, at tanso. Ang mga ilan lamang yan sa mga ginagamit niyang medium sa kanyang mga likha, Bicolanong pintor at eskultor, upang lumikha ng magagandang mga obra. Bukod sa pagpinta at paglilok, nagpe-perform din siya at lumilikha ng mga installation gawa sa iba't ibang materyales. Kaya't isa siyang matuturing na multi-artist, di ba? Multimedia artist. Nagsimula siya noong 2000 sa oil paintings. 2016, nagsimula na rin siya sa paglilok. Ayon sa kanya, bata pa lamang siya, mahilig na siyang gumawa ng laruan galing junk material. So, napaka-talento ng artist natin sa araw na to. Isa siyang manilikha na galing Pili, Camarines Sur. Siya ay nag-aral ng kolehiyo sa Bicol's College of Arts and Trade at kumuha ng formal training ng RMTC Bicol sa kursong Fine Arts, Decorative Painting, na siyang nagbigay sa kanya ng oportunidad na formal na pag-aralan ang disiplina sa kanyang sining. So, please welcome Mr. Harold B. Gomez, Chairman of Kintab Artist Group. So, sir, so pwede ka pong bumati sa ating mga viewers sa araw na to. Good afternoon, everyone. Salamat sa at ako'y naimbitahan dito sa Cleventure gift and souvenir shop. Thank you so much. Thank you po, sir. So, before natin po, sir, introduce ang mga artworks mo, makikita naman ninyo na sobrang gaganda ng mga artworks ni sir. So, talagang bihasa na siya sa pagpipinta at sa larangan ng sining. So, in behalf po ni Miss Ivy at syempre ng Cleventure Gift and Souvenir, nagpapasalamat kami sa partnership with Kintab Artist. At sana po makagawa tayo ng iba't ibang project na makatulong sa ating mga local artists at sa mga magsisimula pa lang. So, thank you so much, sir. So, pag-usapan naman natin, sir, ang obra mo sa ngayon. So, bakit po Foundation of Faith yung napili mong tema sa natin ngayon, exhibit? Foundation of Faith kasi yung need siguro ng kada tao, kada grupo, kada institusyon na magkaroon ng maganda at matibay na pundasyon. Kagaya rin sa family, mas maganda ang magandang pundasyon, pagkakaibigan o tapos pagmamahal nandun. Ito yung parang magpapatuloy o magiging basehan na magpatuloy sa paggawa, kagaya, lalo na sa mga artist, kailangan maganda ang pundasyon para makapagpatuloy sa paggawa. Lalo na ngayon, ang daming hindrances, yes, opo. Mga obstacles. Pero pag maganda ang pundasyon at paniniwala mo, tuloy-tuloy lang. Yun. So, foundation of faith. Sa buhay talaga natin, kailangan talaga yung faith, yung pinaka-foundation sa lahat. Kasi maraming pagsubok, marami tayong pinagdadaanan sa panahon ngayon. So, may mga, kagaya sa, alba, dito sa Naga, ang magandang pundasyon dito, yung tradisyon. Kaya dati, every year, sinicelebrate natin. Pero ngayon, pandemic. Yes po. Di tayo talaga makagalaw. Almost 2 years na halos walang ganap, di ba? Kaya mapapansin nyo dun sa iba kong obra, may mga about sa tradition and culture natin. Bicol culture. Which is, matagal na itong ginagawa natin. Isang siglo na. Yes, opo. So, yun po. Thank you so much, sir. So, about naman po sa Kintab Artist Group. So, marami minsan nagtatanong, ano ba ang Kintab Artist Group? Paano ba ito nagsimula?
paano mag-member dito. So, pwede mo po sa kanilang explain para kung meron man mga nanonood na gusto maging kalahok sa Kintab Artist Group, ano muna, ano, paano siya naging grupo ng mga ano, paano siya naging buo? Ano po ang dahilan nito? Okay, yung Kintab Artist Group, nagsimula kami sa Pili Camarines Sur. 2013, nabuo namin to around May 2013. Tapos, maliit lang na grupo, parang barkada, na nag-usap-usap kami na ano kaya kung bumuo tayo ng group. Yun, tapos dumulog kami sa LGU Pili sa pamamagitan na sa pamumuno ni dating Mayor Alexis San Luis. Tinulungan kami, nagsuggest nga kami ng iba-ibang names, sabi niya, sabi namin, Kinang, iba-ibang names. Sabi niya, ang Kinang, Tagalog yun eh. Kintab, Tagalog yun. May nagsabing Kilyab, pero Kintab na lang para mas maganda. Yun, yun yung word na pagkasunduan namin. Tapos, after nun, nagkaroon kami ng mga festival, 3 years na sunod-sunod. Na-invite nga namin ng Arts Association of the Philippines. Yes. Galing silang Manila, tapos nagta-travel sila dito sa province, yung Lakbay Sining na ginagawa nila. Sa loob ng 3 years, iba-ibang artist ang pumupunta. Tapos, nung afternoon, after ng mga festival na yon, na nag-decide kami na mag-base naman sa Naga City. Kaya ngayon, nandito na yung Kintab sa Naga City. Dito na kami naka-base, dito na yung office namin, yung headquarters. Kaya tuloy-tuloy na rin yung pakikipag-collaborate namin sa LGU Naga at sa mga iba pang mga creatives dito sa Naga City. May mga ano nga kami na tinutulungan na kahit yung mga nagtatattoo, mga musicians, saka yung mga nagsusumba. Kasi yung artist group namin, hindi lang mga pintor, kundi multi-discipline na mga artist ang kinikater namin na pwedeng maka-join sa group namin. Ano pa ba? Yung Kintab kasi, hindi lang, ang vision namin, hindi lang para sa group, kundi maka-share ng mga nanalaman namin, mga experiences sa iba't ibang genre, iba't ibang discipline ng creatives. Okay, so paano naman po, sir, kunyari, may gustong sumali? Ano naman yung kailangan nilang para maging member? Yung gustong sumali, pwedeng mag-PM lang dun sa Kintab Artist Group page. Ah, meron silang page. Oo, FB page, Kintab Artist Group page. Ano po, yun. Pwede sila mag-PM doon, tapos sasagutin ko kasi ako din ang admin doon. Yes, opo. Direkta, tapos pag okay, halimbawa, papakita niya yung gawa niya, halimbawa sa painting, isa-send niya. Kahit beginner siya, pero pag gusto niya talagang mag-mentor sa Kintab, welcome sa amin. Tapos meron din siyang parang annual juice namin na 500 pesos lang. Kasama na doon yung ID mo, okay. Saka annual juice. Okay, opo. Kasi hindi kami nagko-collect ng monthly juice, annual juice isaan lang. Tapos ano yun, yearly. Yun naman napupunta sa operational fund ng Kintab. Para so, kailangan din kami. Naman talaga yun, opo. So kasi para makapag-start talaga, kasi kumbaga makakatulong din naman yun sa kanila, sa lahat ng mga magsisimula pa lang. Kasi ang Kintab Artist Group ngayon, di ba, malaki na, kilala na. Pag sinabing Kintab Artist Group, andyan ang magagaling na mga artist. Hindi lang pala, ngayon ko lang din alaman, hindi lang sa mga nagpipainting, pwede na sumali. Pwede ka kung meron kung musician ka, choreographer ka, di ba, sa lahat ng larangan ng sining, pwede ka maging member ng Kintab Artist Group. Kasi samahan pala to ng lahat ng mga artist dito sa Bicol, di ba? Kahit saan ka pang lugar dito sa Bicol, pwede kang sumali. Di ba? Kung magpumunta ka man sa Naga, or Pili, di ba? Kamalig, lahat dito sa Bicol, pwede kang sumali sa Kintab Artist Group. Kahit saang larangan ng sining ka na babagay, di ba? Yun so, naman kasing mission vision namin na nakafocus na ma-spread yung tulong dun sa mga creatives talaga.
Lalo na yung mga Bicolano creatives. Whether nakabase ka sa Manila or dito. Oh, okay. So, kahit saan, pwede. So, yun po. So, ngayon po ba, meron kayo mga future events or workshop na nagaganapin? So, pwede nyo pong ma-invite yung mga manunood or mga buyers ng mga gawa ninyo. Ah, okay. May mga events kami na naka-plan na kasi yung ginagawa namin, whole year na po kami nagpa-planning para kahit sunod-sunod, nakakaya namin gawin. Parang ganon. Yung sunod, dito sa Robinson's Mall, may show kami every month. Pero every month yun, dalawang show kasi by 1 to 15, then 15 to 30 or 31 kada month. Kaya minsan group show, two-man show, solo show. Actually, katatapos lang ni Edgar Baisa ng solo show nung last month. Yes po. O, tapos kami naman ang sumunod. May show kami dun ngayon. Yes, i-promote ko na din. Pwede kayong pumunta. Puntahan nyo po yung show namin sa Robinson's Mall, second floor, katabi ng Gongcha. Ano yan? Two-man show. Ang title nun, Cognition. Si Albert Pado Serrano ang kabak-tubak ko doon. Yung namang management ng Robinsons, parang naging partner namin sa event. Ang sunod doon, na next month, magkakaroon kami ng parang copy painting, parang wow, festival din. Opo. May pa-workshop kami, siguro next Sunday, kung payagan matuloy, doon sa Eco Park. Copy painting workshop, mag-attend kayo. Ang magme-mentor doon, ang magtuturo, si yung president namin, si Richard Cruz from Bula, Camarines Sur. Oh. Pero ano siya, FEU graduate fine arts ang kinuha niyang course. Siya yung present president namin ngayon. Tapos mayroon kaming pag October, yung coffee festival na nga. Tapos sunod doon, October, November, may back-to-back ulit kami ni Chris, yung wife ko na naging painter na din sa high school tour. Tapos yung kalahati noon, may siguro portrait, kasi may mga, ang 40 ng iba naming kagroup sa portrait. Portrait, saka medyo may, ang iba, surrealism, parang ganun. Parang hatiin na naman. Tapos ang sunod pang event, pag December, parang group show naman. Parang 6 artists ang mag-show. Tapos, hopefully, dito din sa Cleventure, yung next na featured artist din from Kintab. Tapos, yung December namin sa Cleventure, mayroon siyang taga-albay si Regine A na kung mag-confirm siya, nakabook na siya dito. Parang yes, ganun. So yun. So, maraming ganap. Kahit na sa... Ay, one more thing pa pala. Yes, mayroon po, kaming ano, parang art festival this November, which is ang ka-partner namin, ang National Commission for Culture in the Arts, nagtiwala din sa amin, sa group namin, kaya magkakaroon kami ng parang pagka-ride res sa Eco Park, sa Naga City Eco Park. Open naman doon, kaya pwede. Ang gagawin namin parang iwaiwalay naman eh, parang magka-camp tapos may festival. Yeah. Pero ang palaging din namin ginagawa, sumusunod kami sa safety protocols. Yes, of course. Then, nag-submit din kami ng letter of intent sa City Hall para payagan kami. At yung doctor naman ng City Hall, nag-sign naman dun sa letter of intent namin. Yes, opo. About siyempre, safety first. Okay. So, ngayon po itong darating na November or this month? December siguro. December. Mapupuruso. Kasi may kakonduit din kami doon, yung Isarog Garden Society. Oh, napakaganda. Bali, yung NCCA, papunta sa kanila yung parang grant, tapos yung Kintab lang gagawa. Yes. So... Pero yung project proposal noon, kami noon ang gumawa, ang nagsubmit. Yun yung ano namin, mga ideya na parang gusto, mas maganda yung may kakonduit ka para gumagaan yung work, gumagaan yung ano mo, event. O kumbaga, kung tulong-tulong, di ba, may mga taong nagsusuporta, so magaang gumawa. Kumbaga, kahit ano pa, marami pang mga
hindrances or mga problema dumating, kung tulong-tulong, di ba? Iba't ibang grupo, nagkakasundo, nagkakaisa, ang galing, mas madali natin siyang maipapa, ano, baga, in reality, kumbaga. So, napakaganda. So, lalo na ngayon, you all know, pandemic po ba, di ba? Ang daming mga pagsubok. So, bilang pong ano, kumbaga, bilang isang full-time artist, ano naman po yung naging epekto ng pandemic sa inyo? Ay, grabe, grabe. Lahat tayo na ramdaman yung epekto ng pandemic eh. Yung year 2020, nung last year, sabi ko, ano, wala na. Ano na, di na kami makapuntang Manila. Dati kasi, ano, parang Bicol-based kami, pero pag may mga shows, halimbawa, every month, pumupunta kaming Manila. Isan, twice a month, kasi pag dalawang show o tatlong show, nag-stay kami doon, balik naman. Kasi yung family nandito sa Bicol. Na may bunso din kaming nag-aaral pa, kaya kailangan namin, ano yun, elementary. Kaya yun, sabi ko, wala na kaming ano eh, parang wala nang connection sa Manila. Tapos yung mga ibang creatives doon, yung ibang mga galleries na may ano din sa amin, may connection din. Naggumawa sila ng mga online shows. Mga online shows na virtual. Maganda siya kasi ang iba for a cause. May ano nga kami yung parang sa artist pool. For a cause yun, online virtual show, pero yung ibang porsyento ng benta doon, mapupunta sa ano ba, QC, may mga bakery doon, binibigyan nilang pera, gagawa ng tinapay, ibibigay doon sa mga tao na lockdown. Maganda, pag maganda ang programa, talagang tuloy-tuloy. Ganun yung ginawa nila Sir Ricky Francisco from yung sa Sanso, ano, Pundasyon Sanso. Eh kami, ako naman, sabi ko sige, gagawa ako, gumawa ako, tapos nabenta din yung gawa ko. Kaya yun, sabi ko, kahit pala pandemic, tas nandito ka sa province, basta may internet, may ano, yes, may social media, makakatulong ka, tapos matutulungan ka rin. Kahit di ka gumagalaw na pupunta ka pang Manila, opo, nandito ka lang. Yun yung kagandahan ng ano, social media platform. Sabi nga nung isa naming friend, uy, Harold, dyan yung social capital na tinatawag. Yung talent nyo, yan na yung capital nyo. Pero may social capital na dapat mong alagaan na para ma-promote yung group, yung mga artists, yes, yung creatives. Po. So yun, kung kahit pandemic, kumbaga, nagpapatuloy. Diba? Napakalaking epekto sa lahat, di ba? Hindi lang sa atin, pero sa lahat ng Pilipino, di ba? Napakalaki ng epekto ng pandemic. Pero kapag meron kang ano, puso sa ginagawa mo, kahit pandemic pa yan, kahit ano pa yan, malalampasan natin, di ba? Nagpapatuloy, walang hihinto. Mm. We all go through to this pandemic, at darating yung time, matatapos yung pandemic, nakatayo pa rin tayo. So, hindi tayo magpapatalo. So, that's why meron po sa programa po namin is yung tinatawag namin Art for the Ball, di ba? So, mga merchandise ng mga artists, kahit sa maliit na bagay, nakakatulong din ito sa kanila. Kaya kumbaga sa mga ating supporters, sa ating mga viewers, pwede kayo mag-visit dito sa shop para lahat ng mga artist merchandise, mga paintings na meron sila, pwede po ninyo mabili dito. It's available, kumbaga. So, lahat po na gustong sumali sa Kintab Artist Group, pwede kayo mag-message sa FB page na Kintab Artist Group, INC po ba, or Kintab Artist Group lang? Kintab Artist Group. Yan, Kintab Artist Group. Pwede kayo mag-message sa FB page kasi marireply din kayo ni Sir Harold kung gusto nyo magsali sa grupo. And then, open po ang aming shop sa lahat ng mga artist na magsisimula pa lang, lalo-lalo na sa Kintab Artist, di ba? So, makikita nyo lahat ng gawa ni Sir Harold. Available po dito sa aming shop. Pwede kayo mag-visit. Pwede din kayong mag-message sa aming FB page, Cleventure Gift and Souvenir, na kung ano yung mga magugustuhan nyo, nakapost naman po sa aming page yung mga artwork ni Sir Harold. Meron din pong mga merchandise, kagaya ng glass clock, di ba, yung mugs. Kung ano po yung mga gusto nyong merchandise na bilhin, may mga bags sa mga artist namin na limited edition. Yes, limited edition, kumbaga.
lalo na ngayon Peña Francia Festival, di ba? Kung gusto nyong, pwede nyong bilhin yung mismong painting, di ba? Kasi para nakasabit sa bahay nyo, napakaganda. Very affordable price, di ba? Tapos, makakatulong ka pa sa ating mga artist. So, yun po. So, ngayon nga po, sir, win-workout namin na ma-document lahat ng mga nagawa natin ng mga artist, mga merchandise, para makita natin at the end of the day, at December, kung ilan na artwork ang ating... Maganda yun, oh. Yes, win-workout na po namin yun ng aming team para po sa December, pag at sa year-end, matototal natin lahat ng mga merchandise na ating na-print at nabenta dito sa shop. Yun po ang ating ano. And then, meron din po kaming website. Nandun din po lahat ng documentation, lahat ng artist na na-exhibit dito. Makikita nyo po sa cleventure.business. Dun po sa under na program, na which is the artist. Lahat po doon, yung kay Miss Carissa, Miss Egay, and then kay Nino, kay Francis, and then kay Vladimir. Lahat po doon sa ano namin, sa website namin, nakadocument po lahat. Makikita nyo lahat doon ng artwork and merchandise ng ating mga artist. So, where, lalo na nag-in-invite namin kayo pumunta dito sa aming shop, second floor Grandmaster Mall, malapit po sa UNC. Kung may mga nagtatanong po dyan, saan po ang Cleventure? Kasi medyo tago tayo eh. Minsan may pupunta dito, ah, meron pala kayo dito, ganyan-ganyan. So, malapit po kami dito sa UNC, bagong building. Pag akit nyo lang po ng hagdan, makikita nyo Cleventure Gift and Souvenir. So, lahat ng artist merchandise, artist artworks, lalo na yung artwork ni Sir Harold, makikita nyo until September 30. Diba? Wala ata tayo 31 ngayon. So, naka-display po dito. Pwede nyong bilhin, pwede din kayo mag-message. So, bago po, sir, natin to i-end, at sino-sino po yung mga gusto mong pasalamatan? Ah, okay. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Pong May Kapal kasi binigyan tayo ng magandang panahon at nakapagkwentuhan tayo dito, yes, sa shop mo. Salamat kay Ma'am Ivy. Yes. Lalong-lalo na kasi kami yung unang nagkausap. Unang-una. Pumunta talaga siya dun sa gallery namin sa Francia nung simulan namin tong parang partnership na to. Pero nandun siya sa Finland, which is good for her. Sabi ko, okay, kahit wala ka dito sa Pilipinas, nandito naman si Miss Regine, yung kapatid mo at mga kapatid mo nandirito. Matutulungan pa rin kami. Salamat sa KGS, Cleventure Gift and Souvenir Shop. Sa Grandmaster Mall pala, yes, kay exactly. Sir, ano, mga dito. Sir Greg. Kasi nung first na opening namin, nandito siya, nag-attend sila, nag-support din. Madaling kausap. Yes, opo. Salamat din sa Kintab Artist Group, sa group ko, sa mga board members namin. At salamat sa lahat ng mga artist na walang kapagurang pagpipinta, paggawa ng artworks. At patuloy kahit nahihirapan, may mga challenges and obstacles. Salamat sa wife ko, nandito si... Chris Fragata. Supportive. Saka andito din ang isa kong ka-group, si Ron Roy, si Roy, yes. Ruadil. Yan yung mahilig sa amin mag-video. Parang matitrain namin na mag-document na mga, pwedeng gumawa ng film, ng mga short film. Yeah, wow. Yun nga, sabi ko nga, kompleto kami. Ini-enhance namin ang mga creative. Multi-artist, diba? Kaya, thank you. Thank you so much. Thank you sa lahat. Yes, so maraming salamat po, Sir Harold. So, also, Cleventure Gift and Souvenir would like to thank Grandmaster Mod, of course, na nagbigay sa amin ng tahanan, di ba? Sa dalawang taon na naninirahan kami dito sa Grandmaster Mall, talaga naman napaka-supportive ni Sir Greg. Thank you so much, sir. So, sa darating na December, so, sana... maging reality yung iniisip natin na year end dito sa Grandmaster Mall. So hindi lang kami kumbaga lahat ng mga dadaan na dito sa Grandmaster Mall, lahat ng customers and all na makikita lahat ng mga artwork ng Kintab Artist Group. So we pray for that sa December, sir. So thank you, sir, so much sa Kintab Artist, sa Sir Harold, sa partnership dito, sa pagtiwala din sa amin.
So maraming salamat po sa ating mga crafters na sobrang sisipag, sa mga artists na kahit pandemic nagpapatuloy pa rin. So thank you so much sa ating mga sumusuporta, sa ating mga local artists, local crafters, sa small businesses and all. Maraming maraming salamat po sa aming mga clients sa buong Pilipinas, even abroad, na minsan nagme-message sa amin kung magkano yung shipping and all. Thank you so much po kasi dahil po sa inyo, kahit na pandemic, nagpapatuloy kami, magkasama-sama nating harapin ang pandemic na to. So, once again po, lahat po ng artwork ni Sir Harold, nakikita nyo naman dito sa likod namin, napakaganda, very affordable price. Ano po, pwede kayo mag-message, pwede kayo mag-drop by dito sa store para makita nyo mismo ng mga mata ninyo ang magagandang obra ni Sir. So, yun po, thank you so much po everyone. Once again, next month ulit, magkita-kita tayo, di ba? Meron ulit tayong featured artist by next month, October. So maraming maraming salamat po. Sir, may gusto ka pa pong idagdag? Okay. last statement na lang, tawag doon. Kanina din natin nabanggit pala si Ray Ubaldo. Si Ray pa pala. Isa yun sa kagroup namin na Cubist. Ang style niya, parang Cubism. Parang Pablo Picasso yung style. Oo, nag-exhibit din po siya dito. So, sorry. So, medyo, so yun, yung mga art, kasi madami-dami na rin tayong artist nag-exhibit din simula nung una, di ba? Marami-rami na rin. So, yun, so looking forward for all the darating pang exhibit dito sa shop, sa mga artist, sa mga kliyente. Maraming-maraming salamat po. Yun lang po. At magandang hapon.